We now have the strongest storm of 2020 and the strongest typhoon in the Western Pacific since 2016. November 1 guys, 1 PM. Wala pa rin kagalaw-galaw yung mga hangin. Yung mga puno halos hindi gumagalaw. Sobrang kalmado lang ng panahon. Medyo umaambon-ambon lang. It's 4:10 in the afternoon na guys. Medyo lumalakas na po yung hangin. May kita po natin nagkakaroon na ng mga galawan sa ating mga puno. Ayan. Malakas na po yung ihip ng hangin pero wala po siyang ulan. Kaya magandang pagkakataon pa rin siya para makabili tayo ng bulang. So yun na guys, alas 4 na ng hapon. Habang hindi pa umuulan at hindi pa dumadating si Rolly Boy, ay bumili na tayo ng ulam guys. So pupunta tayo sa baryo. Unfortunately, hindi natin magagamit yung ating motor kasi nga maputik yung daan. So ang gagawin natin guys is mag-walking-walking. Lalaad tayo para bumili ng ulam at supplies ng pagkain for tomorrow. Oh my god guys, nagsisimula na bumagyo. Ikot na rin po yung hangin dito. Shucks. Nakita naman po natin yung nangyari dun sa ibang mga probinsya na nadaanan na ng bagyo. At talagang napakalakas po at napakatindi po na naging sa kanila epekto. Kaya sobrang ingat po talaga tayo ngayon mga katroops. Yan, so makaka-uwi na kami, makapagluto na kami, nakabili na kami ng pagkain. Alright guys, yun na nga po mga katroops, no? Anong oras na? Alas 6 na po ng gabi. Dito na po tayo matutulog ng sama-sama sa bahay, no? So yung mga pamangkin namin, dinala na namin dito. Yan, so dito po yung mga pamangkin namin. Yun nga po, no? Dito na po kami matutulog. Si Lola, sasamahan niya na daw ako dito matulog sa kwarto. At ayaw niyang matulog mag-isa sa kwarto dahil natatakot siya sa bagyo. Tapos yung dalawang pamangkin dito sila. And so inayos na rin namin to para magkaroon ng space dito sa lapag. Tapos dito sa labas, dito naman sila. Sila Ate Jeanette. Yan. Si Ate ayun. Ayan, so kailangan happy pa din guys kahit may bagyo, no? Huwag tayo magpapa-apekto sa bagyo-bagyo na yun ganyan guys. So dyan na po sila matutulog para if ever po na lumakas yung bagyo ay hindi po tayo masyadong mahirapan. Maging presko pa din yung pagtulog natin. Ayan, so madilim na po sa labas at nararamdaman na rin po yung lakas ng hangin. Kasi nga signal number 4 na po tayo mga katroops, no? Oh, sabi nga po sa forecast is alauna or madaling araw namin mararamdaman yung bagyo. Kaya, ayan, so nagpe-prepare na po talaga kami na sana hindi naman po malakas talaga yung dating ng bagyo dito. Pero syempre, naghanda na rin talaga kami. Tulad nga nito, dito na kami lahat matutulog. Evacuation area, man! Alright. Nandito sila. Yung iba. Siyempre, nanonood kami ng balita para at least alam namin yung mga nangyayari sa mundo. Ayan. So, nandito rin si Alay. Ayun si Alay, oh. Oh. Hello ka sa camera, Alay. Hello. Hello. Bimo. Hi. Hello. Welcome to our channel. Eleven-thirty na po ng gabi. So, tignan po natin o alamin po natin ang sitwasyon sa labas. Ito, makikita niyo po yung ating mga punong kahoy. Eh, medyo gumagalaw po siya. Medyo may hangin pero hindi naman po ganun kalakas. As of this moment guys, oras is mag-aalas 12 ng ating gabi. Ay kung maririnig nyo guys, is napakalakas na ng ulan. Ayan, so pero yung ihip naman ng hangin guys is hindi naman ganun kalakas. Medyo may pagbugso ng hangin na lumalakas pero hindi naman siya ganun kalakas.
nakatulad ng iniisip natin kapag signal number 3 or signal number 4 na ang bagyo. Kaya okay pa rin naman siya makaka-troops at sana maging ganito na lang siya hanggang huli para wala na po masyadong maraming maging pinsala sa ating mga properties at sa iba natin mga kababayan dito sa ating lugar. Ayan, so matutulog muna ako at titignan natin bukas kung ano yung magiging lagay ng panahon. Diba? Good night mga ka-troops! Hey guys, medyo kumalat lang ng konti dito sa labas pero hindi naman masyadong marami yung nasira kasi nga hindi lumisya naman yung bagyo. So ayun na nga po, umaga na at wala na pong bagyo, wala na, umalis na siya guys. At so yun nga guys, swerte natin kasi sinagot yung ating mga panalangin na lumisya yung bagyo at humina siya. Kaya hindi natin ramdam yung signal number 4 kahapon. Ayan, so sa mga nag-prepare, so okay lang naman kahit na at least, diba, at least alam natin kung paano tayo dapat magiging prepare sa mga ganitong kasing bagyo. So uwi na sila. Balik na sila dun sa bahay nila. At least, diba? Yun na guys, no, maraming salamat at sana safe kayong lahat. Dun sa mga katroops natin na nasa probinsya, lalo na sa Albay, na dinaanan talaga ng bagyo, sana safe pa din kayo dyan. At sana makabangon kayo agad. Yun guys, maraming salamat sa panonood. And see you again next time.